Mau apa? Mid skin pin. Ya. Pag sinabing mid skin pin dapat itong kanto na to, itong saguit na kanto, kanto dito ka titira ng dito magsisimula yung skin pin. Yan. Bale, zero may pataas ang pin ang ano yung matitira. Ito. Okay. Magtitira kayo ng zero mga kabisdak, siguraduhin nyo na hindi lampas yung blade sa yung gumagalaw na blade, yung upper part. Yan, zero yan. Sa bandang kanto. Yung baba na nyan, eh ano na yan, bali kias na yan mga kabisdak. Ganon din sa kabila, dapat pantay yung pagkakatira mo ng zero. Ayan pa mga kabisdak, ipapakita ko. Ayan, ganyan dapat ang pagkatira ng zero. Okay mga kabisdak, next step tayo. Yan po mga kabisdak, one half na guide, bali 1.5 mm yan mga kabisdak. Titirahin natin yung kanto ng zero para mawala na yung makikita nating line na tinira natin ng zero. Yan. Huwag mo lang masyadong taasan yung pagkakatira mo ng 1.5. Alisin mo lang, pag naalis na yung kanto, yun, hanggang doon lang. Huwag mo masyadong taasan. Ichansa mo lang hanggang makuha mo yung talagang level ng gupit. Ganon din mga kabista sa kabila. Next step mga kabisdak, yan kinuha ko, ginawa ko, inuna ko yung 1.5. Dapat dyan sana, ang susunod na step is number 1. Inuna ko yung 1.5 mga kabisdak para ma-chance ako na yung taas nya. Yung kung hanggang saan yung pinaka upper na titirahin mo. Bali inilevel ko na yon sa bandang gilid niya kung saan mo yung target mo ng buhok niya, yung level ng bawat gilid niya mga kabisdak. Ayan, medyo malapad yung pagkakatira ko dyan. Tapos yung sa gitna niyang kanto yung nakikita ating itim. Yun ngayon yung titirahin natin ng number 1 na guide, yung 3 mm mga kabisdak. Yan, ngayon ito yung number 1 na guide mga kabisdak. Titirahin natin ngayon yung nakikita natin kanto para talagang ma-fade siya talaga mga kabisdak. Ayan. Dapat pagka sinabi nating fade mga kabisdak, mula baba hanggang pataas, talagang kung baga palabo ng palabo siya mga kabisdak, mula sa makapal hanggang sa panipis, hanggang sa walang wala na talaga, hanggang puputi. Yan, yan po ang pagkakatira ng fade mga kabisdak, hindi yung bigla na lang itim. Karamihan sa mga gumugupit kanyan. Tapos mga kabisdak, katapos nating tirahin ng mga bawat step by step na guide, i-brush natin yung gilid mga kabisdak para talagang makita natin na talagang wala ng kanto. Yan. I-check natin mga kabisdak.
check natin ang maigi para wala talagang uka-uka. Okay mga kabisdak, ngayon kiyas na tayo. Babasain muna natin yung gilid para hindi magkaroon ng gasgas yung customer natin. Dapat gamitin natin blade mga kabisdak, yung talagang matalim, para maganda yung pagkakat fade niya mga kabisdak. Yan, bandang dyan mga kabisdak, kiyas na yan. Tapos anuhin mo pa yan, isasalubong mo pa yan para talagang makintab yung gilid. Yan kasi yung uso ngayon mga kabisdak, talagang halos lahat na ng mga binata yan ang pinapagupit, kaya sanayin na nating magupit ng ganito. Ano na natin mga kabisdak, lalong lalo naman sa mga kasama kong barbero, gawa natin ang diskarte kung paano mapabilis ng gantong gupit. Masyadong tawag nito abala, hindi yan. Ngayon mga kabisdak, kung saan nyo makikita-kita kung pang mga uka-uka yan, tirayin natin ulit. Balikan natin. Nga pala mga kabisdak, huwag nyo kalimutan mag-subscribe at paki-like na rin ang video to. At meron din tayong Facebook page. Pakibisita lang sa Barber Los Bimin. Marami din po akong upload doon, kagaya ng mga gantong video, mga tutorial. At saka upload din tayo ng upload ng mga gantong klaseng video. Yan po mga kabisdak, mag-comment na rin po kayo. Ngayon titirahin na po natin yung gilid ng clipper lang. Yan ganyan. Fast forward din natin mga kabisdak para mapabilis. Marami pa po tayong mga video mga kabisdak. Pakibisita lang sa video section ng Barbero Bisdak. Mayroon din tayong mga tutorial doon gaya ng paano maghasa ng clipper blade. Yan. Tsaka mga funny videos mga kabisdak. Tsaka mayroon din tayong mga basta marami doon mga kabisdak. Pakialam na lang, pakibisita na lang. Pagkagantong gupit talaga mga kabisdak, siguro aabot ka ng mahigit 20 minutes. Iwan ko lang doon kung marunong ba talaga mabilis magupit gaya na nito. Pero mahirap talaga. Madali na naman to pagka pagkita mo mayroong kanto pa okay na. Pero dapat mga kabisdak, gawin natin pulido yung gupit natin. Huwag pong masyadong madaliin yung customer. Ayusin po natin yung trabaho natin mga kabisdak. Hindi naman natin maiwasan yung mga mali, pero at least ginawa natin yung trabaho natin ng tao. Yun po ang importante mga kabisdak sa pagiging barbero natin mga kabisdak. Huwag lang po basta yun, basta magkitan lang yung mga kabisdak. Huwag lang po yung basta kikita tayo ng pera. Pagkuha ng barbero, dapat sanayin yung maganto mag-plansya. Yan, ganto. Plansa ang tawag nito. Apa plansa? Yung gilid.
para sa akin mas ano ako, mas maganda yung tira ko pag ganito kaysa sa paggamit ng clipper ng kabisda. Talagang pantay na pantay. Yun nga lang, kakailangan mo ang malapad na habang gunting gaya nyan. Noon ginagamit ko number 12 na ano na gunting. Yan, 9 lang yan mga kabisdak. Mas maganda pa rin yung number 12 kasi ano, talagang malapad at saka isang daanan lang. Talagang pag gusto ng consumer na diretsong diretso, yun, makukuha mo kaagad. Yun po mga kabisdak. Yan. Ngayon mga kabisdak, isunod natin yung pag yung square box. Pagka kasi ganitong gupit, mayroon talagang square box kadalasan. Yan. Dapat maingat ka masyado, maingat ka talaga dito mga kabisdak, kasi pagka nagkamali ka, huwag kang bawas ng bawas na pataas, baka kasi pagkal lumagpas ka dun sa taas na, hindi mo na mababawi yan. Mahirap yan mga kabisda, kasi nasa harapan pa naman ng customer mo. Ano mangyayari pagka nagkamali ka dyan? Ibili mo na lang ng sombrero yung customer mo. Dapat ayusin mo yung pagkakapantay mga kabisdak, kasi pagka hindi mo nasilip ng maigi yan mga kabisdak, eh talagang tabing yan, pangiting na. Tingnan mo nang mabuti at ulitin mo yung pagkaka silip sa magkabilang gilid, kasi talagang pangit tingnan mga kabisda pag hindi pantay. Yun o, hindi pa tapos yung buhok ko. Okay mga kabisdak, tapos na po tayo. Maraming salamat sa panonood. Ito na po yung mid skin fade.
end po. Paki-like and subscribe na lang po. Thank you.